1.5. Yeah. So, okay lang yan lang. It's 1.5. Ayan o. Kakatapos na lang siya. Ayan o. Magkakulangan nyo lang siya. Bad na to. Ayan. Nandito nyo kung saan mag-alive. Alright mga par, welcome back to our channel and bago pala kayo sa channel namin ito, don't forget to like, comment, subscribe, and share this video. No? So ano nga bang meron tayo ngayon today? So shoutout muna first, Ben Kia. Yes! Riding jersey, riding jacket, yan napaganda. I-review din natin yan. So meron tayo ngayon dito, kung mapapansin nyo, of course meron tayong bagong Gille GTS na may graphics design. So dumating kasi yan, meron tayo ditong isa, dalawa, tatlo, and apat. No, meron tayong apat na GTS. So mag-unboxing tayo ng isa kasi same lang naman to sila. Okay? So yung unboxing natin is yung red. So buksan na natin. Ah nga pala, galing to kay Casco Market. Lahat ng to galing kay Casco Market. Okay, so meron siyang visor na iridium. Spoiler, dalawa. Every GTS na bumili kayo is meron dalawang visor. Isang clear at saka kung anong kulay ang helmet niya. Okay, and then yung pinanatay sa lahat is yung helmet. Okay, tapos wala na. So, sabi na natin yan, yung helmet. Oops, meron siya palang kasamang chain, o keychain, okay? Yan. Alright, so kulay pula siya, kasi kulay pula yung kanyang spoiler. So, tinanggal na namin to kasi papalitan sana namin ng visor, pero hindi na muna kasi ipitesting natin to mamaya kung gaano ka wide siya. Okay? So, ngayon, explain mo. Simulan natin sa... Tag dito, ventilation. Okay. So, ventilation po, mga par. Alam naman po natin, nalabasan at pasukan ng hangin. Meron tayo dito sa harap. Adjust yan. Nabubuksan. Pwedeng isara. Meron din tayo sa top. Na-adjust din yan. Pwedeng... Isara, pwedeng buksan. Tapos, meron din tayo dito sa likod, okay? Alright. So, mapapansin nyo mga par. Apat, bale. Oo, wala pa siyang spoiler kasi di pa natin ikakabit. Pakita din natin paano ikabit at paano tanggalin. Okay, this helmet is ABS shell. No, meaning ABS. Ang ABS is isa siyang materials na nilalagay sa shell para mag-absorb ng malakas na impact pag na-aksidente ka, natumba ka. So, hindi siya basta-basta nababasag. Okay? This helmet is a dual visor. Yes. Ayan. So, ang ano niya is dito. Ayan o. Dual visor. Okay? Ito naman. And, ito yung looks niya. So, ano nga ba ang special net dito sa helmet na to? So, special tong helmet na to, mine, kasi meron siyang eyeglass already. Ayan. Kung malabo yung paningin mo at lagi kang nag-eyeglass pag nagmumotor ka at sumasakit yung gilid mo kasi hindi fit. So, eto, fit siya. Meron na siyang clearance dito para sa eyeglass mo. Okay? Tapos, bago pa yon, iba pa yon, this helmet is intercom ready. Okay? So, ipapakita natin sa inyo mamaya yung intercom ready. Isa-isahin natin kung anong meron to. Alam ko marami na nag-review nito. Marami na nagsabi na intercom. Tapos, ngayon, ang gagawin natin is, kung nakikita nyo itong pula na to mga par, this is a emergency release. Meaning, ano ba ang emergency? Emergency. Hindi mo inaasahan. Biglang dumarating na lang. Yun ang emergency release. Yun ang emergency. So, kaya siya may release is, like for example, na-aksidente ka, bawal galawin ang ulo mo, so nakasarado to,
di matatanggal ang ulo. At ang purpose na ito ay, hahatakin nyo lang siya. Ayun o, makita nyo? Hinatak lang natin siya, tapos saan nyo tatanggalin yung ulo. May nakita akong nag-vlog na hindi daw natatanggal to. Kasi hindi mo hinatak. So, hinahatak yan. Ay, pakita pa natin isa, para maisip, para makita nyo. Ayan o. So, yun yung emergency release o quick release. Ngayon, pag suot mo to na aksidente ka, hindi matanggal. So, yun lang ang gagawin nyo. Itatanggalin nyo to. Okay. Kaya rin siya intercom ready. Kasi kung makikita nyo, ayan o. Dito nyo ilalagay yung Bluetooth intercom ninyo. Yung iba kasi is nilalagay dito sa gilid. Kaya kung may mapansin kayo, may nakikita sila parang naadikit na parang ano ba yun dati? Yung maliliit na Walkman? Ano dati? Ano Bluetooth? O yung dati yung nabibili sa... Walkman. O yung Walkman. So yun, hindi mo na kailangan nilabas dito. Dito sa loob. Meron. Like for example, magra-ride kami dalawa. Gamit namin to, meron kaming intercom. So pwede na kami mag-usap, naka-connect yung Bluetooth namin. Hindi na kami magsisigawan. So yun siya. Okay, so nakita natin. This helmet also is a removable and washable. Ayan. Pakita natin sa inyo lahat. Yan. So, removable and washable. And kung nakita nyo naman mga pare kung gaano kaganda at kung gaano ka-premium ang foam niya. Kung gaano kaganda, gaano kakapal yung foam niya. So, itong helmet na to ay nagkakahalaga lang ng 3,500. Wow. Sa 3,500, meron ka ng visor. Dalawang visor. Meron ka ng dalawang spoiler. And meron ka ng Bluetooth already na intercom. Intercom Bluetooth already. And meron ka ng eyeglass na may eyeglass na ready. No? Tapos, ngayon, hindi ko alam yung mga ganitong may graphics kung 3637 o mga gano'n or plus 100 or 150 lang siya naglalaro. Okay. Gagawin natin is ikakabit natin ngayon yung spoiler. Kung paano ikabit and kung paano tanggalin. Bigay mo sa akin may yung spoiler na red. Ganito siya. Meron siyang limang button na parang clip. So, isa-center nyo lang siya dyan. So, center na siya. Parehas, lahat. And then, push nyo lang siya ng ganyan. So, ayan na siya. Mabit na siya. Ngayon, ang pagtanggal. Alvel, paano ba tatanggalin to? Sa pagtanggal na ito, mga par, is, hawakan lang siya ng ganito. So, kung nakikita nyo itong part na to, pupukpukin nyo lang siya pa ganun. Papakita ko sa inyo, ha? So, hawakan nyo lang siya. Part na to. Tanggal, walang damage. Nakita nyo, ganun lang siya kabilis tanggalin. So, ngayon mga para, dito tayo sa labas para i-testing itong vision ni Gille GTS. So, ang napili namin is itong pula. Yan. Kasi ito pa lang yung clear visor. Yung iba kasi is naka-iridium na. So, ngayon, ipapasok natin itong camera natin mismo sa loob ng helmet kung saan nakapwesto yung mga mata natin. Okay, so ito yung magsisilbing mata natin, yung camera na to. Okay, so, ayan, saktong-sakto yung kalsada yan. Titignan natin, kunyari, sasakay tayo sa motor natin para makita niya. Okay, so ayan, papasok na natin. Ayan, nasa loob na. Ayan yung position. Dito ka maintik pa naman. So, ayan yung position niya. Kasi ganyan din ang position ng mga mata natin sa loob ng helmet. Okay, imagine, okay. So, ayan, nakikita niyo kung gaano ka-wide yung both side, pati up and down, kitang-kita yung kalsada. Ayan, nakikita nyo. And then, kung lilingon kayo, let's say lilingon tayo. Okay? Lingon tayo ng kabila. Okay, so, ulit. Ayan, nakikita nyo. Same, ha? Hindi ko ginagalaw sa yung position lang yan. Kung saan naka-place yung mata natin. Alright? So, nice mga para kung nakita nyo naman kung gaano, yun yung tinatawag nila kung bakit nakalagay sa GTS na soup na wide vision. Kasi maluwang talaga siya, kaliwa, kanan, taas, and baba. Okay?
So, balikan tayo sa loob. Ang gagawin natin is, kikiluhin natin siya para malaman nyo kung gaano kabigat. Ito, or kung gaano kagaan si GTS. Alright? So, let's go. Kiluhin natin siya. Meron tayong digital na kiluhan dito. So, kikiluhin natin siya. So, ito, walang foam, no? So, pag walang foam, meron siyang 1.35 kilograms. So, ilalagay natin itong foam sa loob. Lalagay natin itong sa gitna. Ilalagay natin itong sa gilid. And, ilalagay natin yung spoiler. Kasi, syempre, kasama to kapag ka kinakabit nyo, no? Okay. So, ang kilo niya lang is 1.54. It's 1.5. Yeah. So, ang kilo niya lang is 1.5. Wala pang 2 kilo. So, ang gaan ko, yan yung malalaman kung gaano siya kagaan. Okay, para maniwala kayo. Kasi, baka sabihin nyo, kasi ano na yan putol-putol na yan tanggal-tanggal na yan wala ng pressure, etc. So, ito ngayon. Nakita nyo, zero. So, ito, buo. Ayan, nakikita nyo, buo. May spoiler. Ayan. So, 1.6 siya. Pag buo. So, ibig sabihin, mas mabigat siya pag buo. Mas magaan siya kapag katanggal-tanggal. Di ko alam, maulitin natin. 0.0. Ah, 1.6 talaga. Okay? Okay. Ang weight ng Gille GTS is 1.6. Alright. Testing natin naman, susuot natin to, ipipit natin to sa atin, tapos iti-testing natin sa labas. Okay? Let's go! So, yan, susuotin natin mga par, susukatin natin si GTS. Ito, ang size nito is medium, tapos iti-testing natin siya sa labas. Okay? Kung ano yung wind noise, usapang wind noise naman, okay? O, yan! Susuot natin. So, mga par, kapag mag-susuot kayo nito, huwag pa ganun, ha? Magpangaraw. Pagka ganitong crossing helmet, dapat nakababa ng ganyan. Para comfortable kayo. So, ayan, nakita nyo naman, bababa natin yung visor. Alright. So, ngayon, iti-testing natin ito sa labas. Okay, kung anong usapang wind noise tayo. Alright? Let's go! Paganda sa kamay. And yun mga par, no? So nakita nyo naman kung usapang wind noise, para sa akin hindi siya ma-wind noise. Kasi para ka lang tumatakbo ko ng more or less kanina is parang mga 80-90.
So, tas malakas yung hangin. Yung hangin is parang umuumpog lang sa shell ng helmet. And then, kaya pala siya siguro Bluetooth intercom ready kasi hindi siya ma-wind noise. Wala talaga, wala siyang shhh, wala siyang ganun sa loob. Okay? As in, wala. Maano siya? Tahimik. Tahimik siya. Tapos, comfortable din. Maganda idapa. So, maganda lahat. Alright, so, this is DOT or BPS certified, no? Kung mapapansin ninyo, lahat ng Gille is hindi ICC kasi BPS sila at saka DOT. Meaning, yung manufactured nito is legit. Hindi na kailangan i quality control pagdating from other country pagdating sa Pilipinas. Yung iba kasi kaya ICC is chine-check pa yon ng DTI natin. So ito hindi na. So alam ko, nasabi ko naman lahat ng importante dito. So yun lang mga parno, 3-5 for solid color. This one for the graphics is hindi ko sure kung plus 100 o 150 lang, 3650, 37. Hindi ko sure 38, basta hindi aabot ng 4000. Par, no, nagtatanong kayo, anong gagawin nyo sa madami kayong helmet? Eh, meron pa kayong helmet dito. Oh, meron pa na marami tayong helmet talaga. And, etong dalawang helmet na to, isa dyan is ipapag-giveaways namin. Hindi lang helmet, no? Meron pang kung ano-ano, t-shirt, foam fresh, etc. Basta marami pa. Subscribe lang kayo sa channel natin na to. Nagpapag-giveaways tayo, okay? So, yun lang. So, lagi natin sinasabi kapag matatapos na yung vlog natin, no? Until next vlog! Peace out!